Ayan. Good morning mga kasoy. Welcome sa ating episode ng vlog for today's episode. Abangan nyo. Pag-usapan natin kung magkano po ang upa o rent sa mga kwarto dito sa Middle East, particular dito sa Qatar. Ayan po. Kaya abangan nyo po. Pag-usapan natin. Ayun, mga kasay. Good morning again sa inyo. Salamat sa panonood. Ayun, pag-uusapan natin kung magkano ang typical na rent, no? Tsaka sa mga kwarto, partition, mga villa dito sa Middle East, particular sa Qatar. Disclaimer lang po, ito ay base lamang sa ating mga experience bilang isang tenant dito sa Doha, Qatar, no? For me, kami po ay live out sa company, kaya pinayagan kami makahanap ng room sa kagustuhan namin kung saan lugar, pero may particular area lang para ma-pick up ng service. So ito mga kasoy, example to ng isang 1/8 na room dito. So makita lang natin itong trust in the Lord and all your heart. Proverbs 3 verse 5. Meron pa siya ano. So ganito po ang itsura ng isang 1/8 na room dito sa Qatar. Ayan. Actually, may tumingin bigan po to sa katabi namin. May tumingin na po dito. At soon lilipatan na nila to. But for now, nagkakuha tayo ng privilege para mabidyohan bago sila makalipat, no? Habang empty pa yung ano. Ito po ay 1/8. Ayan, ang size nyo po ay by tiles is 7x6 sa malalaking tiles. Ang size niya. Meron siyang maliit na kusina dito sa yan. Meron siyang maliit na kusina dito dahil ito'y hinati sa dalawa. Actually, ang room na to is malaki, 3-5. Eh, dahil walang nakaka-rent ng ganun kalaking ano, budget, naisipan ng may-ari na hatiin. Kaya ito, may maliit na ano dito, lutuan. And then, ayan po yung internet. Swerte nang makaka-rent dito. Meron na siyang internet. Ayan, aircon din. Ayan, dito sa paglabas sa room, meron siyang maliit na space. Ito naman yung typical na banyo. Ayan. May lalagyan siya ng washing dito. Cleaning. Ayan po yung banyo. CR. Mayroon din yung shower, alam ko. May shower. At mayroon din water heater. Ayan, pag malamig na. Tubig, ano? Ayan. May lalagyan ng towel dito. Ayan. So, mabalik tayo dito kasoy. So ayun mga kasoy, may napansin nyo room dito na
1A. Ito is 7 by 6 na tiles na malalaki. So, maluwag to actually sa dalawa. Pwede pang tatlo o apat dito. Depende po sa inyo. Depende rin sa gamit nyo. Ito po ay ano lang, average price. Merong medyo mahal, siyempre yung banda sa malapit sa city. Pero dito sa lugar namin, medyo matuturing ko na rin to na medyo mahal kasi malapit na rin siya sa highway, sa mall, sa mga transportation. Malalapit sa lahat, kaya ano, medyo mahal ang rent dito sa lugar namin, particular dito sa Asisiya. Pero meron din po medyo mura, kung gusto nyo medyo mura ang rent, yun lang, 150 ka na marami kayo, magsisharing ka sa mga kasamahan mo. Ito po ay close partition. Meron po sa iba na ang partition is around 600 to 700 reals, hanggang 800 reals ang rent. At napakaliit lang po nun, sakto lang yung bed nyo kung ikaw ay magre-rent. Ano? So ito yung ideas lang po kung magkano ang rent dito sa Middle East, particular dito sa Doha, Qatar. Actually, few years back po, last 2017 na, sa workers accommodation po tayo dyan sa dun sa industrial, ano. So, yun po ay provided ng company until we get the chance na makapag-live out at pipili ng room, pero dapat malapit lang po sa service para sa pickup ng bus o ng van. Eh, malapit-lapit po lahat ng mga empleyado. So, kaya po, dito po namin pinili kasi malapit na sa mall, malapit sa tindahan, malapit sa metro, malapit sa bus station. So, lahat po eh, convenient po. Kaya dito po ang pinili namin lugar para tumira at maging accommodation na rin namin. So, kaya po, sana po ay nagkaroon kayo ng konting idea kung magkano ang mga rent dito sa Middle East, particular dito sa Qatar. Kung ikaw ay isang OFW, comment lang po kung magkano ang rent nyo sa inyong lupa at tinitirhan ngayon, kung magkano sa lugar nyo, saan ka nga, sa Saudi, UAE, Dubai, o dito man sa Qatar, Middle East, Oman, Bahrain. Comment lang po kung magkano po ang mga rates ng mga rooms, partition man yan, o villa, para po ma-compare natin ang mga prices at ma-compare natin. Maraming salamat po sa inyong panonood. Hanggang sa muli, at kita-kita tayo ulit. God bless po and keep safe. Ayun mga kasoy, kung mapapansin nyo, double deck tayo, ano? Ayan, kasi para may patungan na rin ng gamit sa taas. Normally, ganun po yung ginagawa namin. At ano na rin, cover na rin sa light pag ikaw ay matutulog. Kasi may kasama ka sa kwarto na gusto pang gumamit ng ilaw, kaya ano, kailangan may ganito para sa gamit na rin. Ayan, pasensya na kayo, medyo magulo ang room natin ngayon. Ayan. Quick tour, ayan, may sabit-sabit pa doon. May sabit-sabit pa, may mga brief at medyas pa doon. Ayan, typical na OFW. Ayan po, kaya comment po kayo kung magkano yung rent sa lugar nyo. Katulad dito, hati kami ni Kuya sa rent, around 1,750, so 875 kami. Ayan, may idea na kayo kung magkano ang kwarto namin. Ang 875 po na Qatari Riyals is
itatimes mo po yan sa ngayon, 16 po ang palitan. So, siguro around 12,000, 13,000 pesos ang bayad ko, bukod pa yung kanya. So, kaming dalawa, siguro nasa 25,000 pesos ko-convert sa peso. Around 25,000 pesos po ang ano, ang room na to na may banyo at customized na kusina dyan sa labas. Ayan, so ayan po yung ano, typical na room ng OFW. Actually, may iba pa nga na open partition. Lalagyan nila ng mga partition, isa ang AC, tapos mga itong room na to gagawing tatlo. Yun, para lang tulugan, makatipid. So, sa hirap po ng buhay at kailangan nating makapagtipid at para makapagpadala ng maganda sa Pilipinas. So, yun. Alam niyo naman po ang mga Pilipino, mga abilidad, ano? So, kahit ano, flexible tayo dyan, kahit masikip na space, basta para sa pamilya. Kaya, ayun. Sana po ay may natutunan kayo kahit konti sa vlog natin for today. Maraming salamat po sa panonood at comment lang po kayo kung sa baba kung magkano ang rent ninyo sa lugar ninyo kung kayo man ay live out, ang mga condition ng mga accommodations nyo o mga villas kung saan man po kayo nakatira, mga OFW. Maraming salamat po. Hanggang sa muli.